Hi guys, welcome dito sa Resan Caro. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate as sa reading nito, this is love reading for collective. Your energy at this time. Okay, and giving. What's with the Six of Pentacles and giving saan? Sa atensyon mo. Atensyon, affection, ayaw mo maging giving sa atensyon, affection, at effort. As well as yung mag-take ka ng action. Yung ganun. Ayaw mo. Or ayaw mo makipag-close sa person mo or sa ibang tao, yung gano'n. Why? Nagmamatigas ka? Galit ka? What's with the Nine of Wands dito? Dahil hindi naman binababa ng person mo yung guard niya. Kaya nagmamatigas ka na lang din, no? Dahil ayaw naman makipag-reconcile sa'yo. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Let's see kung ano pang information sa'yo, main energy mo. Ngayon. King of Pentacles in reverse. Strength. What's with the King of Pentacles? Merong feeling left out in the cold dito. Ikaw ba yun? Hindi. Maybe ano yan? Your person. Kasi, you're strong. You're brave. Ano pa? What's with the strength here? You make that person regret na naging unstable siya kasi para bang wala kong pake sa kanya. No? Na show your strength. Na para bang gusto niya pakita sa kanya na strong ka na gusto mo ay magsisi siya, pahinayaan ka niya. Ganyan. This is someone na hindi nagtitake ng risk towards you. Hindi nagtitake ng action sa'yo. So, yeah. Someone na unstable right now. Bakit? The Fool. What's with the Fool? Wala siyang strength. Opposite kayo ng energy. What's with the Two of Pentacles here? See? May insecurities. And, yun nga eh. Wala siyang strength na mag-take ng action.
Para bang nag-wonder yung isip niya kung ano ba yung pupuntahan niya. Parang gano'n. Undecided. Parang walang lakas ng loob. Walang tiwala sa sarili. Walang goal. Walang pagpupursige. Duwag siya. Ayun. Alam mo, main energy ng person. Four of Cups. Ano pa? Ano energy ng person mo? Star in reverse. Okay. The Empress. So, this is someone na good-looking, attractive. Yun nga lang, wala siya yung strength ngayon. And lucky, ha? And, pero, hopeless. Kaya malungkot siya, hopeless siya sa connection yung dalawa. And, itong person na to ay very attractive nga. And, parang simple lang, pero madaming nag-admire dyan. Madaming nagkakagusto sa person mo na yan. And, with a Four of Cups, nami-miss ka niya. May nami-miss siya. May kulang na sa buhay na. Uncontented siya. Feeling unstable ngayon. And, uncontented. No? Para bang walang contentment na mayroong kulang sa buhay niya. At ano yung kulang sa buhay niya? Meron mo. Okay. What's with the Eight of Pentacles here? Ang taong ayaw niyong isipin. Or ang taong, ang taong kinaobsesan niya. Ang taong laman ng isip niya. Ang taong isip siya ng isip. Ganun. And ikaw ba yan? The Emperor. Parang hopeless tong taong to eh. Meron siyang sino ba tong Eight of Pentacles na to. A person na nakahiwalay sila. A person. So, maybe ikaw yun guys, no? Pero fortunate yung person na to. Let's see kung anong feelings niya sa'yo. Yeah. Anong feelings ng person mo sa'yo ngayon? Tingnan muna natin yung sujak sa'yo. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, and Aries, Scorpio, and Taurus, Virgo, Capricorn. Aries, ay, Sagittarius, Aquarius, Libra. Anong feelings ng person mo na yan sa'yo? In love. So, ikaw yung iniisip niya. Ikaw yung kulang sa buhay niya. In love siya sa'yo. Mahal ka niya. Deeply connected siya sa'yo in a soul level. Ano pang feelings ng person mo sa'yo ngayon? Ayan. What's with the Six of Wands here? Feeling niya hindi siya magtatagumpay. Kung magre-raise siya. Kung mag...
Russia kung magpadalos-dalo siya. Ganun. More information, anong feelings ng person mo sa'yo ngayon? Okay, the magician. Yun nga eh, na hindi niya makuha yung gusto niya kapag nagmadali siya. No? Pag minadali niya, so, may inaantay to. Ano inaantay niya? Bago mag-take ng action. What's the hangman here? What's in the Two of Cups? Naantay niya na yung may balance sa inyong dalawa ba? Willing ka na magkaroon ng give and take sa inyong dalawa? Kumbaga, parang pagka hindi ka na suplada or hindi ka na suplado, yung ganyan, no? Na pag meron ng movement from you, pagka nakita niya na interesado ka din na makipag-reconcile sa kanya or pareho kayong dalawa na gusto niya ng balance. Or maaaring right time. Ano yung tayo ng person mo bago mag-take na action? Ang mawala yung confusion sa isip niya. Ang ayaw niya maging deceitful. At gusto niya makasigurado. Madami siyang iniisip eh. Ano itong mainiisip niya natin? Ang dami yung plano kung ano yung i-offer niya sa'yo, kung paano kanya i-reach. Kung paano siya mag-reach out sa'yo. Madami siya iniisip. Kung paano siya makipag-reconcile sa'yo. Kung paano magkaroon ng balance sa inyo. Hindi pa siya tapos. Kakaisip-isip. Naguguluhan pa siya. Bakit? Bakit siya naguguluhan? Blocked yung intuition niya. Malungkot siya. Blocked yung intuition niya. Hindi gumagana yung intuition niya. Hindi gumagana yung senses ng person. Dahil hindi siya masaya. Hindi siya masiyahin ngayon. Instead, malungkot nga siya. So, let's see kung anong feelings mo yun sa person mo. Uy, bilis na. Saan? Nasaktan ka. So, merong nag-end. Let's see the Ten of Swords here. Yun, merong nag-end. Yung nag-end ay nag-end para sa'yo, no? The Knight of Swords. So, okay, gusto mo ng ano, desire mo guys na mag-succeed. Na kumbaga magkaroon ng rebirth sa inyong dalawa, na di-desire mo mag-take ng action yung person mo sa'yo, and magiging happy ka kapag you will be in a long-term relationship with your person. No? Para bang liliwanag yung mundo mo, malalight up yung feelings mo, yung ganun. Parang you will be more positive kapag nag-offer na sa'yo yung person mo na pang long-term relationship pag nag-commit na siya sa'yo. So, yan. So, anong
gusto mangyari ng personal sa inyong dalawa. Let's do this. What's with the Three of Cups? Daming ibig sabihin. Ah! See? And meron pa tayong Nine of Swords. So, okay. Ah, okay. Ang gusto niya ay pinu problema, namang problema tong person mo. Parang, nag-iisip nga kung paano niya gawin. Wala kasi siya ng strength eh. Kung paano niya gawin yung makipag-reunite sa'yo ba? Yung parang i-approach niya, makipagkaibigan, kunwari, parang gano'n. Ayaw niyang biglain ka, no? Ayaw niya mag-fail, ayaw niya nga mas lalo ka pang lumayo o maging mailap, ayaw niya gano'n. So, pinag-iisipan niya yan kung paano niya makuha yung loob mo. Kung paano siya makipagkaibigan or parang makipag-close sa'yo ba, no? Na kung paano niya isagawa yung plan niya na makipag-reconcile sa'yo, na makipag-reunite sa'yo. O, pinaproblema niya yan. Kasi wala siyang lakas ng loob, natakot siya, or with a full ay nag-aalangan siya mag-risk dahil nga natakot mong feel, natakot na mag-lose, natakot na hindi siya magtagumpay. What's with the King of Wands here? Gusto niya magtagumpay, guys, na magkaroon ng reunion sa inyo. What's with the King of Wands? The Moon and the Ten of Cups. Ay, yung bottom of the deck. Yeah. So, ayan. Yung desire na itong person na to na umuun ng pamilya sa'yo. Yan yung gusto niya. Pero, naka-hide. Ayaw niya sabihin or maring wala siyang pinagsasabihan. Naka-hide. What's with the Moon here? Naka-hide yun. Tinatago niya yun sa'yo. Nakatago. Hindi niya nasabi sa'yo siguro. Kasi nga, nagkaroon ng separation sa inyong dalawa. Para hindi siya mas lalong mahirapan, ay kinip niya na lang sa sarili niya. Tinago niya na lang sa sarili niya yung gusto niya mangyari sa inyong dalawa, which is the Ten of Cups. Ang bumuo kayo ng family na masaya kayo, no? Na peaceful yung buhay niyo. Yung ganun. Ano pang gusto mo mangyari sa inyong dalawa ng person mo ito? Okay. The World. The World. And at the bottom of the deck, Ten of Cups. Ang magkita. Ang magkaharap. Ang i-clarify ko ito on the world. What's with the world here? Dahil in separation kayo. O magsimula kayong muli. Na mag-start kayo ng relationship, na mag-reach out siya sa'yo. And magkita kayong dalawa, no? And you will be in a relationship again. And ito, Ten of Cups. You will be happy together, no? Bubuo kayo ng family niyo, ganyan. Mamuhay ng peaceful, masaya, a contented life, yung ganyan. Thank you.
na na-enjoy niyo yung time niyo together. Feeling contented kayo together. Ganyan. Next move ng person towards you. What's with this? Knight of Swords. Next move ng person mo towards you. Your person is coming. And the Nine of Wands. You're taking action. Yan yung iniisip niya. Ang gusto niya kasi yung magtagumpay siya. Ayaw niya yung mag-fail. Ayaw niya yung masaktan lang siya. You know, unguarded na siya. So, ready na siya. Kumbaga, nakabukas na yung gate niya. Nakabukas na yung pintuan niya. Ready na siya para lusubin ka. Ready na siya na puntahan ka. Or sugudin ka. No? Sugurin ka. Ready na siya na to be in a long-term relationship with you. So, at the bottom of the deck. So, yeah. So, ito na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please to subscribe. At upunin niyo kalimutang i-click ang bell button nang sigurado ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.